So yun na nga guys at nakuha ng Adelaide 36ers ang ikalawa nilang panalo sa kamay ng Jack Jumpers sa score na 87-79. Dahil dyan ay number 1 sila sa standings at paborito na maulit muli ni Coach CJ na makuha ang kampiyonato sa NBL Blitz na ipinangalan sa kanyang tatay ang trophy. Noong una sa ballgame na ito ay nangangapapang 36ers sa opensa pero noong nakabuelo na nga sila and Antonis Cleveland happened ay yun na nga at di na sila lumingon pa. Kapansin-pansin ng improved outside shooting ni Cleveland na last season ay Achilles heel niya nga ang tumira sa labas. Mapapansin din natin si Craig Randall noong second quarter na dribble ng dribble at tira ng tira. Buti na nga lang at noong second half ay pumasok na ang kanyang mga tira at nakabawi nga ito. Yan nga ang mga kailangang maresolba ni Coach CJ kung nais niyang maipagpatuloy sa regular season games ang so far successful stint nila sa NBL Blitz. Para naman sa ating kababayang si Kai Soto, well hindi nga naging maganda ang kanyang second game dito. Unang-una ay limitadong minuto lang ang kanyang nakuha na 8 minutes. Mas mababa nga yan sa 14 minutes na nakuha niya noong unang laban nila. Buti na lang talaga at kahit paano ay nagpakita siya sa defensive end kung saan napansin ng lahat kung gaano siya ka-gifted protecting the shaded area. Ang kanyang pagdepensa guys ang nakikita kong pangunahing role niya this season. Di na rin ito masama dahil ang kanyang sentrong teammate na si DJ ay non-existent talaga ang depensa. Very pronounced ang depensa ni Kai sa mga sumasaksak and in fact, binigyan pa siya ng nickname na Kai Swato dahil nga sa pag-swat nito ng tira noong first half. Dalawa pa nga sana yan kaso natawagan ng goaltending ang pangalawa niyang pagblangga. Sa tingin ko talaga guys ha, ito ang hinihingi nila kay Kai Soto. At yan nga ay ang pangunahan ang kanilang depensa. Malaki ang posibilidad na kung magagawa niya consistently ang mga ganitong bagay sa defensive end ay mas mahaba pa ang kanyang mga minuto or possibly nga ay mapalitan niya si DJ sa starting 5. Sa scoring ay nakakalungkot pero talagang this season ay madodomina nila Randall at Cleveland ang ball touches. May mga nakadesenyo namang plays kay Kai at yan nga ay ang mga lob passes na hindi naman parati ginagamit at ang mga pick and roll plays na hindi rin nila ma-execute ng maayos. Hindi gaya kung magko-concentrate si Kai sa depensa ay tiyak kong siya lang ang may kakayanan sa 36ers lineup na makapagpaiba ng tira ng kanilang mga makakalaban. Well, imagine niyo na lang guys na may mga scoring imports ka, magaling na floor general in Mitch McCarron, at sa defensive end ay meron kang Kai Soto na kung hindi man niya mablangka ang mga sasaksak sa loob ay maiiba niya naman ang mga tira nito para makaiwas nga sa mahabang galamay ng ating pambato. Gaya nga ng mga nabanggit ko na ay dito dapat talaga magsimula si Kai sa kanyang pag-anchor sa depensa ng 36ers. Given na namatangkad ito at mahahaba ang galamay, pero ang kanyang magandang timing sa paghabol sa mga tira ay unti-unti nang napapansin ng lahat. Magiging magandang weapon niya ito sa kanyang pagnanais na mag-level up ang kanyang laro. Ang isa pang bagay na kailangan maging consistent siya ay ang pagkuha ng mga loose ball. Kung ating mapapansin ay kapag tumitira na ang kanyang mga kakampi, ay hindi masyadong magandang kumuha ng posisyon si Kai. Maliban sa unang naging laro nila this preseason contra Wildcats, ay mababa ang rebound output niya sa huling tatlong laro. Again, preseason pa lang naman ito guys at huwag tayo ma-stress sa nakukuhang limitadong minuto ni Kai dahil posibleng maipapakita ba ito sa pagsisimula ng season 23 ng NBL. Sana lang talaga kahit paman maiksi o mahaba ang makuha niyang playing minutes ay i-maximize niya ito sa pamamagitan ng pagiging consistent sa pag-anchor ng depensa at sumungkit ng mga rebounds dahil malamang sa namang guys ay ito na ang magiging role ni Kai this season at yan nga ang nakikita kong compromise sa sitwasyon niya sa ipinaradang roster ni Coach CJ. Well, madali nating masasabi ang ganyang mga puna outside looking in. Pero at the end of the day, si Kai Soto pa rin ang magdidikta sa magiging kapalaran niya sa 36ers this season.